with the team on my back. I do it all for the family. Magandang araw mga kasupli dito. Welcome back ulit dito sa ating channel. Ngayong araw, magbibigay tayo ng mga pointers based on my own experience nung una ako nagkaroon ng second hand na sasakyan. Although, ito pala naman yung sasakyan ko talaga na second hand. So, share ko sa inyo ano yung mga tips and pointers kapag bago ka pa lang na owner ng isang second hand na sasakyan. Most likely syempre sa EK kasi EK yung sasakyan ko. So kaya yun yung masishare ko sa inyo. Or Honda, ganun. So samahan nyo ako kasi di ba din sa una nating video nabigay tayo ng tips and pointers sa paano kayo bumili ng second hand na sasakyan na EK Honda Civic. So, ngayon naman, halimbawa, nakabili na kayo, magbibigay naman ako ngayon ng mga tips and pointers, ano yung mga dapat yung gawin o tandaan sa pag-maintain ng sasakyan nyo. Or, eto based on my own experience, isi-share ko sa inyo. So, samahan nyo ako at panoorin nyo tong video na to kung gusto nyong malaman ano yung mga personal ko na experience sa nung nagsisimula pa lang ako dito kay Sungit. So, tara! Ang unang tip na maibibigay ko sa inyo is dapat alam nyo kung ano yung sasakyan nyo. Halimbawa kung ano mong brand yan, alamin nyo yung mga bagay-bagay tungkol sa sasakyan nyo, yung familiarity na tinatawag sa sasakyan para at least may idea ka ano yung mga kailangan ng sasakyan mo, ano yung familiarity doon sa sasakyan, parang isang mahal mo lang sa buhay na parang dapat kilala mo siya. Alam mo kung ano yung mga kailangan niya, alam mo yung mga needs niya. So parang ganun lang, familiarity sa sasakyan. Familiarity sa mga spare parts, familiarity sa takbo niya, mga ganung bagay-bagay. At ilang mga bagay na may kinalaman sa sasakyan. Like mga gauges niya, mga ganun. So kahit paano alam mo yan, makakatulong yung pag-search sa Google, mga ganun. So, yun yung isang unang tip natin. So, yung tip number 2 is yung mag-join kayo sa mga clubs, sa mga forums, sa internet. So, makakatulong yon para at least mas madagdagan pa yung kaalaman nyo tungkol dun sa sasakyan yung binili. So, for example, katulad ko noon, nung bumili ako nitong Civic, so nag-join ako sa mga Civic Club, sa mga EK Club. So, at least nagkaroon ako ng mga idea ng mga dagdag kaalaman patungkol dun sa sasakyan na binili ko. So, nagkaroon, nandun din yung mga, syempre may makikilala ka rin mga friends. Iba-iba din naman kasi ang tao eh. So, may makikilala kayo sa mga forum na magtatagal yung mga kaibigan. As much as possible, use all the resources na pwede nyo gamitin para mas makilala nyo pa yung sasakyan nyo. So, sa mga forum din kasi meron din doon mga tips din na kung paano mamimitin yung sasakyan nyo, kung may mga ano din na tutulungan kayo kapag mga pag-troubleshoot, mga ganon. So, nandun sa forum yung mga ganon. Bawat forum naman kasi may search engine. Halimbawa, nagtatanong kayo how to troubleshoot ng ganito. Gamitin nyo muna yung search engine ng isang forum na yon para at least makita nyo na yung sagot. Pag wala kayong nakita, mag-post kayo ng mga tanong. So, may mga tao naman na willing silang sumagot o mag-share din yung kanilang nalaman kung na-experience nila yung mga ganung bagay. Nanggaling din naman ako doon sa ganun na wala din akong alam pa doon sa sasakyan eh. So, mas masarap yung makatulong sa kapwa na may natulungan ka, may napasaya ka kahit sa mumunti mong nalalaman. So, masarap sa pakaramdam na tumulong. Ang next tip is magkaroon kayo ng Excel files or ng notes ng mga pinagawa nyo o binili nyo sa sasakyan nyo. In that sense, makakatulong to para matrack nyo yung mga pinagawa nyo para sa preventive maintenance din nyo. Halimbawa, nagpalit kayo ng bushing ng ganito. So, kailan nyo siya binili, saan nyo siya binili, magkano yung presyo, magkano yung labor,
So, ilagay nyo kung wala man kayong Excel file sa computer, lagay nyo sa notebook o notes, kumbaga naka-note, naka, para at least madali nyo matrack yung mga pinagawa nyo sa sasakyan. Yung isa yun sa mga binigay din sa akin tip nung kaibigan ko noon, nung bibili pa lang ako ng sasakyan. Sabi niya sa akin, gumawa ka ng Excel files, ilagay mo lahat doon ang ginastos mo, binili mo sa sasakyan mo. So, from there, kung pag binabalikan ko yung Excel files ko na yun, hindi ko lang tinototal. Kasi, easy pa masyado ng ano. Pero, makikita mo doon yung difference ng mga pyesa. Halimbawa, yung binili mo ng 2008, tapos bibili mo siya ng 2010, makikita niyo yung price difference, nag-iiba yun. Talagang tumataas yung presyo ng mga pyesa. Pero, makakatulong yun sa inyo. Halimbawa, pinalitan mo siya ng 2008 nga, so, most likely, i-review mo din siya, ay, baka mag-wear and tear na tong pyesa na to. So, palitan ko na siya. For example, sa EK, halimbawa, ang ginawa ko dyan dati, since ang Excel files ako, yung mga may wear and tear na posibleng makaabala sa akin kung halimbawa nasa biyahe ako, katulad ng thermostat, thermoswitch. So, nilista ko yun, kailan ko siya binili, kailan ko siya pina-install, kasi minsan nabili mo na siya, tapos hindi pa naman siya pina-install, halimbawa, ganun. So, magbibigay siya ng idea, halimbawa, 2 years na pala yung thermostat ko, thermoswitch ko. So, ako kasi more on proactive ako siguro na parang ayoko nang hintayin na sa daan ako abutan. Kaya ginagawa ko sa tulong ng Excel files na ginawa ko, sa pagtulong ng files na ginawa natin, matatrack natin yung mga pinagawa natin doon sa sasakyan. Ang next tip natin is finding a trusted, well-trusted mechanic. Kasi dapat meron kayong isang talagang, o kung hindi man isa o dalawa, mekaniko na makakatulong sa inyo, makakapaggabay sa inyo. Yung mga nasabi, yung nabanggit ko kanina, yung forum, makakatulong yon, pero iba pa rin yun, talagang mechanic yung titingin doon sa sasakyan natin. May mga bagay na kaya natin gawin ng tayo lang, kaya natin i-DIY. May mga bagay na kung sabi nga, kung hindi natin alam, ipagawa natin sa maalam. So, ipagawa natin sa mekaniko na marunong gumawa ng sasakyan. So, finding that trusted mechanic is medyo mahirap. Doon sa forum, makakatulong yun, yung nabanggit ko sa una nating mga tips, is nandoon may mga inaano sila mga trusted mechanic. So, in my experience before, tinry ko yung mga mechanic na nababasa ko dun sa forum. Nasa sayo na kung paano nyo sila yan, kung paano nyo sila, hindi naman kasi i-grade yung parang paano yung tingin, magiging perception nyo sa kanila. For example, sinama ka kay ganitong mechanic. Ako kasi meron yung time na hindi ko siya ma-full trust, parang ganon. So, parang hindi ako ganon katiwala pa dun sa gawa niya, mga ganon. So, dun sa mga explanation niya. Merong mechanic na alam yung ginagawa from detail, sukat, yung action niya talaga dun sa ginagawa niya. Alam niya, meron naman sa sobrang galing na mekaniko. Halimbawa, pumunta ka, pinatingnan mo yung sasakyan mo, tunog pa lang, aba, alam na, sabihin sa'yo, palit makina. So, katulad din sa parang sa doktor, mekaniko is parang doktor ng sasakyan natin eh. So, mag-ano kayo ng second opinion. Yun yung isang ano din natin. So, yung trusted mechanic, nasa sa'yo kung paano mo siya mahanap. Minsan sa kaibigan, referral ng office mate. Mga ako kasi, pag ano, may ni-refer na mechanic ko yung kaibigan, pagpunta ko doon, nanonood muna ako paano siya gumawa. Magkaka-idea ka kung paano siya gumawa. Meron naman yung mga veterano talaga mechanic ko na nakilala na sa Honda community. Siyempre medyo nagkakaedad na, meron na sila mga full trusted na mga ano nila. Pero makikita mo sa kanila, kahit ganun sila, sinusupervise pa rin nila yung mga tao niya. Hindi man siya yung gumagawa nun ng dirty work, pero every time, mayroon akong mekaniko na ganun na nakita ko na parang every time, i-check pa rin niya. Halimbawa, pinagawa niya doon sa tao niya, itapit mo yung sasakyan na yun. Pagkatapit nun, sasabihin nung tao niya, tapos na, pupuntahan niya, lalapitan niya, i-check pa rin niya. So, kumbaga, nandun pa rin yung quality control nung mekaniko na yon. So, isa yun. Ako kasi, kahit sa motor ko o sa sasakyan ko, kahit malayo pa yan, basta
naramdaman ko na trusted ko yung tao na yun, dadayuhin ko siya. Kahit gaano pa siya kalayo. Kung trusted ko naman, kahit sabihin niya, ay may malapit si ganito, hindi, trusted ko na to. Pinupuntahan ko talaga siya kahit malayo. Yung mekaniko na dating galing sa kasa, nagtrabaho sa ganito. So malaking tulong yung mga ganun. So kahit pa paano mag-background check din kayo dun sa mga mekaniko na itatry nyo. So yun, yung isang tip natin. Finding a good and trusted mechanic. Next na tip natin is yung start your new periodic maintenance. Magkaroon ka ng sarili, katulad nyo, in relation to dun sa Excel files natin, ito yun, magkaroon kayo ng, hindi ko mabuksan, yan. So, halimbawa, nabili nyo na yung sasakyan, nauwi nyo na siya. So, sasabihin sa'yo nung pinagbilhan mo na, ganito yan, na-change oil ko na, na ganito na. So, kung kilala nyo, mas okay. Pero kung halimbawa, nakabili tayo ng second hand na sasakyan sa hindi natin kakilala, so, magsimula kayo nung bagong periodic maintenance nyo. For example, ako nung nabili ko to si Sungit, kahit sinabi niya na bagong palit si ganito, bagong palit sa kanya, so nakahanap ng trusted mechanic, pinatingnan natin sa trusted mechanic. Pero, nagano pa rin ako na magsimula ako sa sarili ko para at least alam ko yung kung gaano itatagal ng piyasa. Halimbawa, dito nga, nakuha ko si Sungit, pinapalitan ko kagad siya nung ano natin, yung timing belt, tensioner bearing, tsaka yung water pump. So yun yung una kong pinacheck. Malaking bagay na magsisimula uli kayo ng periodic maintenance nyo gamit sa Excel files para at least makita nyo kung kailan kayo magpapalit ng langis, chine-check nyo. Halimbawa, sasabihin nung bagong palit pala yung langis, sakita mo, maputi pa. So nasa sa'yo naman, pero since hindi mo alam kung ilang kilometro, kasi diba sabi ko nga sa inyo sa una kong video, sa una kong vlog, na yung kahit malinis pa siyang tingnan, pero yung nung oil is nagde-degrade siya. So malay mo, hindi natin alam, bagong palit niya kasi maputi pa, pero yung pala nasa 1 year na palang yung oil na yon, maputi lang. So mga ganong bagay ba? So alam na natin yung sasakyan natin halimbawa, so alam na rin natin, may idea na tayo kung ano yung mga madalas masira sa sasakyan. Alamin din natin kung saan makakabili ng mga okay na pyesa para dun sa sasakyan natin. Ano tayo ng mga shop? For example, ako, sa Surplus, example yung Honda, marami naman mga Surplus online seller na nagbebenta. So, alamin nyo yung mga tao na yun, kung sino, kung saan sila, mga contact number sila, para at least may idea kayo kung saan kayo bibili, may idea kayo kung magkano. Ang ginagawa ko, para hindi siya masakit sa bulsa at hindi rin siya masakit sa ulo, bumili na ako pa isa-isa kada payday. Halimbawa, bumibili ako ng ganitong pyesa, tapos nilalagay ko sa Excel files para nakalagay lang doon, binili, kung magkano. Tanto, meron na akong readily available na pyesa. At the same time, hindi sasakit yung ulo ko na mapapalaki ako ng gastos. Halimbawa, sa sweldo, kasi pag bumili ka na sa second hand sa sasakyan, dapat nagtatabi ka rin ng konti pang pera para doon sa first year. Kasi yung first year ng isang second hand sa sasakyan, yun yung year na aayusin mo siya mapatino siya. Ayun, nabanggit ko kanina na since alam mo na yung sasakyan mo, kabisaduhin mo na yung sasakyan mo, dapat maging mindful ka sa mga tunog. Halimbawa, may tunog na narinig ka na ganito na hindi mo naman siya narinig dati. So, kung kaya mong tingnan mo agad. Kung hindi at medyo may agam-agam ka, dalhin mo agad dun sa trusted mo na mechanic para at least makita niya. Halimbawa, may parang naririnig kang dati, wala kang naririnig na kalansing or pa-check mo agad sa mechanic. Pwedeng okay lang siya, pwede namang hindi. For example, may narinig yun, example natin, yung kalansing. Halimbawa, may kumakalansing sa sasakyan ko, sa makina ko, so, lalo na sa tuwing bumibirit ako, ganun. So parang, yun? So, alamin din natin, kailan ba nagsimula? Baka naman, okay, nagpalit nga pala ako ng stainless header, so most likely yun yung kalansing, parang ganun. So yung mga bagay, kung talagang yung tanong mo ay hindi mo pa masagot kung dalhin mo sa trusted mechanic. At yun, yung isa naman sa usually nagiging mga newbie sa second hand sasakyan is yung
mas inuuna yung aesthetic. Siguro para sa akin, mas unahin natin yung performance o yung maintenance yung sasakyan kaysa dun sa mga aesthetic or sabihin natin mga borloloy, ika nga, or mga pampapogi. Unahin muna natin yung maintenance, preventive maintenance ng sasakyan. Pag natapos natin yun, saka natin isa-isahin yung mga additional natin. Saka ka na bumili ng mga momo na manibela, mga mags, mga ganon. Unahin na muna na kumbaga mapatino natin yung makina niya at saka yung mga pang-ilalim, mga ganon. Kaysa pinapormahan na natin siya pero yung pala may mga leak, mga ganon. So unahin natin yung mga ganon kaysa mas gugustuhin natin na mas anuhin natin na i-aim natin na di bali ng puro gas-gas o puro ano yung sasakyan ko nung binili ko na second hand. Pero sigurado ako nito, nakahaya ko nitong dalhin sa Baguio at iuwi sa amin sa bahay dito sa Metro Manila na hindi ako titirik. Kaysa dun sa ang pogi ng auto ko, pagdating ng expressway, tirik siya, nag-overheat siya. So, yun yung mga ano natin. As newbie, misa kasi gusto natin pogi. Pogi ka agad. Kasi, I tell you, ito, ginujoke ko lagi. Madalas ko ginujoke ko sa office. So, na-scam ako ng sasakyan. Kasi bakit? Kasi sabi nila, pag may sasakyan ka, pupogi ka, magkakaroon ka ng chicks. Hindi totoo yun. Kasi, ang laki na na ginasus ako. Diyan ito, wala naman akong chicks. So, mas unahin natin yung performance, promise. Mas panatag ang nating itatakbo yung sasakyan natin. Kasi, kaya naman tayo, or siguro nasa sa inyo yun, ano yung reason nyo kung bakit kayo bumili ng sasakyan. Ako kasi yung reason kung bakit ako bumili ng sasakyan para maihatid ako sa gusto kong puntahan. Meron naman kasi bumili ng sasakyan para dagdag pogi point siguro or whatsoever. Pero kung ang reason mo is para daling ka sa destinasyon na gusto mong puntahan, ayusin mo yung performance ng sasakyan mo. Kahit pa sabihin mong puro gasgas yan, puro dent yan, puro bulutong yan. Although yung buluto kasi wag pala natin anuhin na kasi minsan kailangan natin ayusin din pala yun kasi baka katulad yan, umuulan, tutulo na lang yung bubong. Pero mas okay yung panatag yung kalooban natin, nagda-drive tayo na wala tayong agam-agam, kahit saan pa ako dalhin ito, kahit ibiyahe pa ako ng Ilocos ito, walang problema. So yun yung mga inuna ko dito kay Sungit noon. Di bali ng pangit yung sasakyan ko noon, hindi siya mapaporma, hindi siya makinis, mga ganon. Sigurado naman ako na maihatid ako ng sarang puto. Kaya nung una ko siya na-experience, sabi nila, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Isa para matest natin na isang nabili natin sasakyan, lalo na kung second hand, iakyat ng Baguio. Kapag nakit mo siya ng Baguio at ibaba mo siya ng Baguio na wala naging problema, okay yon. Pero, kapag inakam siya ng Baguio, nag-overheat na ganito, sablay. So, yun yung mga bagay na siguro yun yung pinaka-importanting tip siguro na huwag natin unahan yung aesthetic. Madali na lang yun. Kumbaga, susunod na lang yun. Madali na lang. At least, kasi nung dati, nung nagawa ko na siya lahat, ma-share ko lang sa inyo, yung 1 year ni Sungit, sobrang susukuan ko na sana siya. Lalo na nung may nagsabi sa akin, mekaniko na palitan mo na yung makina niyan, hindi natatagal yan. Pero ilang taon na si Sungit, eto pa rin yung makina ko. Yung sinasabi ng mekaniko na yon na palitan ko na yung makina ko, hindi tatagal yan, magpalit ka na ng Japan Surplus. Siguro masasabi ko, hindi siya mekaniko. Bakit? Ang tunay na mekaniko, titingnan niya muna yung makina mo, i-check niya muna kung hanggang saan yung pwede niyang gawin. Hindi yung iano kasi na parang tinamad lang na tinamad lang gumawa. So palitan na lang natin. So hindi rin naman tayo minsan, although okay naman Japan kasi konti lang yung length ng naitakbo niya, pero eto kasi masasabi ko, ilang taon na sa akin si Sungit, lalo na nung pina-rebuild ko siya, parang yun yung pinangako sa akin at nagpapasalamat ako kay Papi Ivan ng Ratchet Head Garage. Pero ang sabi niya sa akin, ang pinangako niya sa akin, tandang-tanda ko yun na sinabi niya sa akin, umalis man ako, pero tandaan mo, iiwanan ko yung makina mo na parang brand new. At yun nga, yun nga yung nangyari. So, salamat kay Papi Ivan. Malaking tulong para yung performance ng makina ko. Talagang wala akong agam-agam kahit saan ako pumunta, kahit anong oras ako pumunta, gamitin yung sasakyan ko. Hindi ako nangangamba na ititirik ako whatsoever.
Pero syempre, huwag naman tayo maging pakakampante na may mga bagay pa rin sa sasakyan natin na pwedeng bumigay over time. Nabawa, sobrang ano mo, okay, hindi naman to ano eh. Hindi na tayo nag-check ng ganito. So, dapat sinacheck din natin syempre yun. Okay yung sasakyan natin, pero dapat sinacheck natin. Kahit tandaan nyo, kahit nga mga brand new na sasakyan, umibigay kung hindi natin inaasikaso yung preventive maintenance niya. So, yun. Yung last tip natin, magkaroon tayo ng basta yung preventive maintenance, tandaan nyo. Unahin ang maintenance bago ang aesthetic ng sasakyan. Kumbaga, wag na nating unahin yung pogi first, maintenance later. Iiyak tayo sa dulo. Maintenance first, pogi later. Mas okay na yon. Mas masisigurado natin na okay yung sasakyan nyo na nabili. Basta, yun lang yung mga tips natin. Yun lang yung, kung may mga masasuggest pa kayo, feel free to comment kung ano yung baka may mga nakaligtan ako. Yun naman is base lang sa mga experience ko yung na-share ko sa inyo. Shoutout kay Sir Benson ng Isabela, Civic Club ko, CCPH member din. Shoutout sa'yo, sir. Thank you for supporting this channel. So, muli, maraming salamat sa inyong panonood. Sana okay yung audio nitong video ko. Malakas ang ulan. So, salamat.